Bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Disyembre 2018. Kaya bumaba ang inflation rate sa 5.1% noong Disyembre mula 6% noong Nobyembre. Pinakamababa ang December inflation rate simula Hunyo. Ang pagkain, pangunahing dito ang bigas, karne, isda at gulay at transportasyon ang mga pangunahing humila pababa sa inflation. Yung presyo na tumataas pa rin. Pero nakikita natin mula pa noong Nobyembre na yung pagtaas ng presyo ay na bumabagal. Na roll back ang jeepney fare, may mga roll back sa petroleum prices. So nakita namin na itong mga roll back na to ang bumaba yung presyo. Kaya naging isang main contributor ng deceleration ng increase ng prices ang transport. Sa NCR, bumagal sa 4.8% ang inflation mula sa 5.6% noong Nobyembre. Sa mga lugar sa labas ng NCR naman, bumaba ito sa 5.3% mula sa 6.2%. Pero ang average inflation sa buong bansa para sa taong 2018 na 5.2%, hamak na mas mataas sa 2.9% ng 2017. Lagpas ito sa original na target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% at pinakamataas simula taong 2009. Sabi ng economic team ng gobyerno, ang pagbaba ng inflation rate ay senyales na epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapahupa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pasok pa rin naman daw ito sa adjusted forecast ng pamahalaan. Pero ang may bahay na si Elvira, wala pa raw nararamdamang ginhawa kahit sabihing humupa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mataas pa rin yung mga presyo ng bilihin. Dati kong binibili nakaka 100 lang ako, ngayon kulang pa yon. Siguro yung tanggalin talaga nila yung nilagay nilang mga taxes. Nauunawaan naman daw ng pamahalaan na marami ang umaray sa pagmahal ng mga bilihin noong nakarang taon, kaya't patuloy silang naghahanap ng mga solusyon. Ang inflation rate para sa Disyembre 2018 ay mas mababa pa sa projection ng Bangko Sentral na 5.2 hanggang 6%. Kumpiyansa ang BSP na para sa taong 2019, mananatili ang inflation mula 2 hanggang 4%. Pag tayo sinuswerte, baka maging 2 pa yon, mas malapit sa 2 kaysa sa 4 dahil sa tinatawag na base effects. No? Kasi kinukumpara mo yung inflation this year doon sa presyo last year. Napakataas ng presyo last year. Inaasahan ng pamahalaan na bababa pa ang presyo ng bigas kapag naisabatas ang rice tariffication bill. Mahalaga raw na matiyak ang sapat na supply ng bigas at agricultural products, lalo't may nakaambang El Nino ngayong taon. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi.